sa laning, ano. So, let's see kung sino nga ba ang makakakuha niyan. And looking at the supports naman, Boss Jules, parang goods naman din pang rotate yung both supports both nila support. Sa my mid, no? Yes, Snapfire. Ay, yung Snapfire kahit nga hindi na-trade kasi... Steady lang yan eh. Oo, living sa, armor. Sa top lang talaga tong trade. Mm. Pero yung bleed dito, dalawang support nila, pwede mag-rotate dahil CM Tiny. Panggera, no? Panggera talaga yan. Kahit walang item. Level lang, tsaka yes. Boots, pwede na. Okay. Game 1 pa lang po ito mga kaibigan na be sure to share the live stream para sa mga bagong pasok lang. Welcome, welcome po. Ayan. Okay. So, syempre, official sportsbook partner natin for this one would be Rivalry. Yes, Rivalry. Basic na basic mga kaibigan na bet on your favorite teams or games dyan sa Rivalry. Okay. So, concerned ako sa top lane, no? Parang, sa top lane. Isa risk and 50-50 para sa side ng blade. Kasi pag natalo sila ng tuluyan, nayaman si Raven eh. SF diba? Pa naman to. SF pa diba? Naman. Alam natin, SF, naging snowball. Diba? Pag two items lang, kahit Hurricane, Pike, BKB, gera na talaga yan eh. Pero yun nga, dahil nga pang kahit naman hero sa blade dito, so inisip siguro nila hindi magiging problema later on sa SF. Okay. Kaya select din yung pinili nila. No? Pang ano, pang scale. Mm-hmm. Kahit sino man yung kunin dito ng ano ng blacklist na carry, maparange man or melee. Mm-hmm. Kasi di ba pag range, once makuha siya, makakuha siya ng Aghanims, meron siyang way to breach the backline. Yes. Double pounce. So mid lane, last hit wise almost same, pero may lamang ng bahagya. Ito ngang si Carl, no? Tower push, Boss Jules. In terms of tower siege. Yun, medyo lugi yung bleed doon. In terms of, kitang-kita naman natin, JV. SF, tatlong hero o tatlong core ng blacklist, pang-push type yan. So, yun yung magiging problema ng bleed. Pambaragan? Meron sa, malakas naman sila pandep. Pero yun nga, ang usapan kasi, kung taken towers, mas lamang nga yung blacklist kasi mas mabilis silang bumasa ng tower eh. Yun. Well said, Boss Jules. Pero 3 minutes na po yung bakbakan natin. Wala pa nagkakagalawan, ano? Hindi pa talaga sila nagiging tawag dito. Agresibo. Harasan lang, pero wala pa first blood. Pero uy, naoko. Speaking of haras, damang-dama. Dito ni Masaros yung Leech Seed and Raven. Naman, almost okay lang sa kanyang lane. Hindi siya masyadong napapahirapan. Yes, Trent, alam natin, grabe, ang daya ng Leech Seed eh. Sobrang daya ng heal, di ba? Oo. Ano lang, mana ang puhunan ni Trent. Yun. Pero mid? Pero Carl, naku, trying, Cordan, naluluto, buti na lang at merong sauce buckle at mangga si Cordan. Kung wala siyang mango dun. Babad first. Talaga sa Diabolic. Babad ka talaga sa mantika, Cordan. Mainit-init ang balat dito nitong si Cordan mamaya kung sakali. Pero buti nga po at nakasave siya dito ng mangga for survivability. Pero Carl, good to go naman dito si, si Carl. Isang support lang siguro, pwedeng na silang mag-go. Yes. Diba? Pero mas delikado ata si Carl pag may rolling. Kasi one support. Lalo yung Tiny, kung mag-rotate sa kanya, di ba pwede siyang matos. Daming disable yun. Plus CM, so... Tapos hindi pa mobile, yung Leshrac. Naturally, wala ka pang blink, di ba? Or whatsoever. Pero yun nga, play hard. Nabanggit nga ni Boss Jules, maaaring umikot sa may mid lane and it's approaching to the 6-minute mark na maglalabas nga po ng power-up rune, kaya naka-standby na dun si Tiny, di ba? Delay ata si yung... Dubo. Sabi nung mga viewers natin, delay daw yung sounds. Nung bahagya, ayan. Oo, kahit napansin ko rin eh. Oo. Kasi mo, nung nagtanim sabay... Pero ayun na, speaking. Na-delay ng bahagya yung sound, pero oopsie! Carl nyo, mamamatay ba? Buti na lang may cookie to save and... Pati it's trend. A good thing na pa-connect yung supports. Yes, ganyan talaga eh. Kanina, kumbaga, sinabi na nga natin, no, talagang one toss back pwedeng mamatay talaga sa Lesh. Pero... Maong ganda naman doon, aware din yung dalawang support ng Blacklist dito yes. Na we need to tape eh, para on isave top. And 6 minutes rin pala, sakto. Ayun pala ang pinaglalabanan. Cookie tumama na, pero yun nga si Cordana nakapagbote pa ng regeneration. AU survived with that stack from Magic Wand and Carl gets the first blood, which is brought to us by rivalry.com/epulse. Mga tropa yan, nag-get up to $200 welcome bonus. Register now.
you. Okay, yeah. Ang malas lang ni Cordan, hindi siya nag-six. Si Carl nag-six eh. Mm. So, nagkaroon siya ng Pulse Nova para ma-takedown yung isang Tiny. Plus si AU, munti ka na siya mabigyan, pero with that magic wand, di ba? The save. The save. May ako po. Kaiba yung build ni Carl ha? Kasi madalas nakita natin Leshrac first third eh. Ngayon si Carl, ano siya, Diabolic eh. Sabagay, para at least kahit mag-rolling, natutunaw, tumatalib kasi yung Diabolic sa rolling. Yes, physical kasi yun eh. Yes. Diba? So, baliwala yung spell immunity ng Rolling Thunder, if ever. Pero Jackie, since naiwan naman dito sa may bottom si Kuko ng kanyang support, okay yung naging laning dito nitong si Jackie. Yes. Wala masyadong harassment. Kahit paano nakahingay-hinga. Tama. And... okay. Pa-six na rin naman siya rito. Papalag ba sila? Good Frostbite stopping itong si Bosco sa mga ibaba. Pero for as long as hindi namamatay ang isang Broodmother at nakapag-farm yan, gutsing-gutsi lang. Pero ito, gusto na lang patayin si Raven dito. Pero si Trent... Good Avalanche. Oh, kaso na tos, napalpak yun nga ng Swashbuckle. Oh. Hindi lumabas yung mga sundot-sundot. Oh, TP out. Rolling Thunder will connect. It'll be stopped right there by Cordan. Raven failed to escape. He will fall. That's gonna be a core dead. Sa side ng Blacklist, pati si Carl mukhang sasama pa, mga kaibigan. Swashbuckle finally gets a kill. Cordan, on the other hand, maluluto ata dun sa may Leech Seed. He's gone. Pero Trent, pwede pang mayari dito ngayon. Tatlo laban sa isa, but without the damage, makakawala naman dito sa AU. Ang ganda nung trade. Pero kung hindi nga sumamblay yung toss ni Playheart, three heroes. Sana ay mapapatay dito ng bleed. Pero yun pa rin. What a trade pa rin. Dalawang core na patay nila. SM tsaka Leshrac. So, sulit yun for sobrang bleed. Sobrang sulit. Kahit sabi mo na matay si Cordan, sulit pa rin sa side ng bleed yun. Yes, sir. Tsaka walang experience na nakuha yung dalawang core eh. Dahil late na matay doon si Cordan. Okay, so 2-4-2 lang naman yung ating scoreline dito, mga kaibigan. Malayo pa sa katotohanan to. Malayo. Diba? Mapakalayo pa niyan. Beboy lupat yung dalawang to. And for both teams naman, they both have great potential, no? Feeling ko lang, depende lang sa timing. Yes, depende sa timing. Mm. And si Raven, medyo nagigets niya na, guys, medyo mahirap sa top na, alam mo, napapajungle siya. Hindi siya pwede mag-staying kasi ngayon tayo na Phoenix. Then, sipin mo si Pango, napaparotate na early, sobrang early. Ito, middle lane, Carl? Wala. Mayroon pa rin si Carl, ha? Kahit sabihin mong namamatay-matay siya. Namatay siya dun sa may top, ano? Well, goods lang naman, pero tingin ko, Boss Jules, yung pag-pick up ni Phoenix dun sa hood, malaking factor eh. Yes, diba? Pero ito ah, Carl medyo maasim dito, aabutan ba? Swashbuckle, into that Rolling Thunder, patay na naman dito ngayon si Carl. That's two deaths para sa mid laner ng Blacklist. Medyo op yung mga napupunta niya dahil may vision. Hindi natin masisi si Carl kasi gusto lang naman niya mag-farm, pero yun nga, may mga vision yung bleed doon. So, which is good para sa bleed, diba? Kalat na kalat eh. Bad naman para sa Blacklist. Tama. And sakto-sakto nandun pa si Jackie, nakakuha pa siya ng free Agi. Nakalain mo yun. So, plus 1 Agi para kay Strike. Nananahimik ka lang doon, ano? Oo, nananahimik ka lang. Tapos midmating na plus 1 Agi. Okay. Thank you. Thank you. Matiway talaga doon si Slarky Doodles. Pero play hard and Cordan. This is their best timing. Medyo behind yung heroes ng Blacklist. Si Leshrac, hindi naman mobile, kaya ako napapansin natin, bleed. They wanna fight. They've spotted teams. There's gonna be the dive. So by Fire Spirits. Kaso wala namang initial stun si Masaro. So makakawala si Snapfire dyan. Tamang gulo lang. Total, medyo mataas naman level nga. Level 7 yung Phoenix. And yun nga, as you said, na medyo feeling nila na lamang sila pagdating sa patayan. So, yeah. Eto na. Kasi yung bottom lane, ayun na nga, speaking, umalis na si Jackie. Ala eh. Ah, ito yung best para lumain kay, si Pango. Si Pango. Pero yun nga, si Pango kasi hindi naman nabang buhay kailangan lumain sa bottom. Kailangan yung sumama sa clash. Totoo. Siya kasi yung, sabihin na natin, strongest hero so far sa side ng bleed. Diba? Pero for Bosco, mga kaibigan, sabihin na natin, maganda yung farm niya, pero hindi pa ito yung tamang timing. Hindi kasi pa. Mapapag-iwanan niya yung mga kampi niya and medyo alanganin yun pagkagana. Pero ito, smoke. Yan. Para sa Blacklist. Slark yung possible nila makakatch. Ang tanong, mahuli ba nila? Wala silang makikita dito sa And then, ang ganda ng pwesto ni Playheart. Nasa high ground siya. So,
Mukhang bossit ata yung sud nila rito. Oo, mauuwi na lang sa push. Push attempt rather. Yes. Kasi di pa naman sure kung mababasag nila to. Okay. Pero nga, bossit nga yung sud nila rito. Wala, wala sila napitas ano? Hindi ata... Mayroon sabihin na bossit agad eh, pero siguro aware lang din yung lead. Oh, wala ganda, wala sa mapa eh. Ang tapos, ganda nung ano, ang ganda ng position ni player nakita mo, 'di ba? Yes. Si Mo sa position for doon sa may secret shop no. Doon na doon siya nakatayo talaga siya. Uh-oh. So alam niya na talaga na pwedeng mag-sud yung kalaban. So good read para sa bleed that time. Pero rune medyo sinalam si Leshrac nandoon sa taas. Rehard picked it up. For bleed mga tropa, naka-steady lang sila dito ngayon pero akala natin wala nangyayari. But with Slark, having this kind of free life, okay pati, to. Yes, pati agad yung ano, broodling si Go. Nakita mo, sobrang dami. Isang swashbuckle, tsaka... May ano kasi si Cordan, may corrosion. Corrosion. Sobrang mahira na natin makita yan. Sa mid, na binubu pa kasi madalas, ano lang, Blightstone. Yep. Pero siguro, for tower push lang din, para dito nga kayo. Sa bagay, yun nga eh. Karina, pinapoint out mo na wala kang masyadong patik. So, syempre, corrosion minus armor sa tower. Yep. Gumagana din naman yun. And for Pangolier, one thing na din na pwede niyang magamitan noon ng corrosion is yung mga broodlings. Nakita naman natin yung efekto, di ba? So, 3 and 2, 13 minutes na po yung ating scoreline. Pero yung laban, piling-pili, ano? Hindi masyadong diba? Bakbakan. Oh. Dahil nga pero ito, play hard. Okay. Nabigyan. Mortimer's kisses, sasaluhin dito ni play hard. He's a gunner. Tim's taking that kill. So 3-4-3 ang ating scoreline pero tingin ko yung blacklist dito dalawang ano yun, dalawang ulti ang nagamit para sa isang overgrowth tsaka ano no Motomor Kaisers para isang support lang kumbaga ko yung tiny sobrang happy mo ay okay guys sa akin yung ginamit at least hindi sa core di ba kasi pwede nyo gamitin yun para mag-sud kayo di ba patayin nyo yung lalo yung I think Pangolier kailangan nila yung mapatay para at least madali man lang yung magiging item dito posible no pero for Kuku solong-solo niya yung baba pero hindi pa siya gaanong nagdo-dominate hindi pa natin siya gaanong nararamdaman hindi dito pa. Sa game kasi di pa siya sumasama eh hindi pa hindi diba? Pa hindi pa talaga kasi totally totally nakita natin yung parang gusto mangyari yung Blacklist na sama-sama later yes may mga pang-sustain item na diba? Di ba di pa nila magawa eh lalo na ngayon wala silang spell na gamit okay kailangan nilang bumuelo dito and pipe na pa-pipe na to si Master sobrang kumaga hindi naman sobrang yaman priority okay. Item lang talaga oh priority item lang kasi kung totoo sila mahal kaya ng pipe ngayon oo mahal ng pipe eh. Pero effective siya dito ngayon nabuff din to eh isa din to sa mga nabuff eh pipe tawag dito Greaves tsaka yung tawag doon Crimson Guard yan Crimson Guard mga kaibigan isa yun sa mga na napalakas talaga yung building ko Greaves totoo. Not the typical, no? Na makikita mo sa isang not typical na, brood. Na, kasi ang madalas recently na brood, kundi Malev, kundi ang tawag rin, Raid Pack. Diba? Tapos Pipe. Ngayon naman, Greaves ang uso sa meta ngayon. Sa mga offlane. Diba? Sustainability. Siguro yung ano, yung survivability sa teamfight, yung pinaka-pinapahalagahan ngayon ng mga teams. Diba? Karamihan, protect todo yung isang carry. Pero ito, so the for bleed, buo na kasi yung DP ni Cordan eh. And pipe na rin naman din sa Masaros. Gusto nilang matakedown dahil napakatagal nila to make that si tower. Kailangan nilang kumuha ng kumuha dito ng kill para, alam mo yun, mapaluwag nila yung mapa magkaroon sila dito ng breathing space ba? Yes, pero ito, ididim pa ba ng, uy, nahuli? Sino nahuli? Etong si Teams, na itapon pabalik. Dubu with the frostbite. Nakapag-cookie naman din si Snapfire. But that's gonna be Cordan taking the kill. Isa na namang support ang nakuha, pero possible push para sa bleed. Etong mid lane. Kaso trade lang naman sa may baba. Ang maganda dun, kumaga ready rin yung Blacklist para to made ang tower. Ako, ito mo, yung living armor pasakit. Parang double effort pa dapat yung bleed para lang makabasag ng torre dito. Kailangan, wala naman sila magagawa. Diyo, sobrang, tiwi mo yung hero nyo, ang hirap na to make ng towers. May trend pa. Oo. Oh. Naku po. I think Slark. Okay, okay yung farm niya dito. Okay talaga. Oh. So, super okay. Kung magay,
ibig sabihin, hindi na nga siya napahira pa sa boto. Pre-farm pa siya sa top lane. So talaga mamaya, maganda yung mangyayari sa kanya kasi in-out lang siya. Pero yes. Carl naman dito, bungo na yung Bloodstone kanyang Bloodstone. Na. Mayaman din naman, both teams mayaman dito. So magkakomplement yung item nila, depende sa plano nilang gawin. Ang nangyayari kasi dito, nakabuelo both teams eh. Hindi pa natin sila nakita mag-clash head-on. Yes, wala pa. Diba? Gamit yung mga una nilang item na naipundar. So yun yung kailangan natin abangan. Sabi ng diba? Mga viewers, mahal yung pipe pero mas malang sibuyas. Hey, let's go. Wala mga kaibigan, kailangan talaga mag-imbak ng sibuyas ngayon. Ano yun eh? Bagong ano pre, bagong, ang tawag dito? Bagong... Tawag doon, bago crypto. Si Buyas. Eh. Pero ito, sad na by Blacklist. Gumawa na, gusto nilang gumawa ng pero, ano rito. Sa bottom lane, maganda yan kasi brood yung nakasalari. So, play hard. Kailangan niya mag-iingat dito kasi patagal na rin naman siya. Lapit na eh. Pag napatay siya dito, medyo madedelay pa yan. So, for bleed, tatagal din timing nila. Naka-aganims na si Slark eh. So, pwede din mag-go yung bleed kung gugustuhin. Pwede. Pwedeng mag-tipping nga yung Slark dito. Pero hindi na tinuloy ng Blacklist kasi... Grabe, puro ambay nakikita natin dito sa game, no? Na. Ags, Buna, Mage Lair ongoing, and... Eto na. Walang amba-amba. Simulan na ang gera and mahuhuli nga nila dito ngayon itong si Kuya Mukuku na namamagapasa ngayon. Masaros dive out, balik, sabay itlog mga tropa. Nakapag-overgrowth naman na dito ngayon itong si A holding down itong si Slark. But then again, freezing field na sulit naman kahit pa paano. Itong si Lishrak na hold pa ng frostbite out muna yung iba sa side ng bleed. Sabay dive out, nice living armor to sustain itong si Brood. Only tiny ang nakuha. Pero, I spoke too soon, si Tubu ay nabigyan din dito na itong si Raven. That's two supports gone for the side of a bleed. Possible rush ang pwedeng gawin ng... Posible. Pero parang sabi nila, tatagal. Oo. Tatagal. Farm muna konti, sabi, mamaya tayo mag-rush. Pero yun yung sinabi ko kanina, no, JB. Nakita natin, nagko-complement na yung lineup tsaka item ng Blacklist. Yes. Pagsama-sama, nakita mo sobrang kukunat. Oo. Diba, yung last rock, isipin mo nakatayo lang. And then yung Phoenix Egg ni Masaros, maganda naman nasa tuktok po. Ang kaso, malayo sa kalaban. Yes. So, tsaka hindi na ininda ng Blacklist. Hindi diba? Na rin. Hindi, alam mo ba yun na nilagay? Nakita niya yung snapper, hindi pa nagda-third skill eh. Mahirap na, no? Baka mabigyan pa siya. Baka mahirap na. Okay na yung at least refresh yung buhay tsaka mana niya. Yan. Ay, pero ito, nahuli si... Broodmother. Bosco sa... with the Greaves. Kita mo yung buhay talagang bumalik pa nga sa una, pero mukhang yari muna ang Bosco nyo. Walang makunat sa marami, sabi ng Bleed. That's 5 and 5, 19 minutes in. Yung disiplina ng both teams, Boss Jules. Grabe, no? Top-notch talaga. Pero yung strike kasi, unti-unti nag-i-snowball. Hindi naman siya tulad ng other heroes na item needed. Si strike kasi pag nakakapatay, may agi. Oo, no? May agi na dadagdag. So, yun ang mahirap. Mm-hmm. Pero dalawa pa lang naman, pero kahit na, islurk is slurk eh. Oo. Malaki pa rin yung impact niyan later on. So, pa-BKB na dito ngayon si Slark right after niyang mag-aganims at Mage Slayer. So, nasusulit naman nila dito ngayon yun nga space na nabigay for Jackie. And then, going for Shiba naman tong si Masaros. Samantalang top lane. Anong, ay, nag-aro siya na. Kaya ba? Kaya naman, maganda yung pangkuha nila. There's ASF, pero delikado. Kasi pwedeng pumalag nga dito ngayon yung bleed. Nag-CCTPhan na. Si Carl pumunta sa baba. Uy, Tubo so hindi inabot. Close. Pero sa taas, that strength being punished. He's about to die, but the overgrowth nagamit na. And itong si Tiny, mayayari pa. Nope. That's gonna be pounce connecting for this brood mother. No follow-up just yet. Masaros approaching. That's double pounce connected. Yung itlog, idada. Ibabababa. No needed, no. Sabi dito ni Masaros. Ang hirap tumakas kahit brood ka. Isipin mo, brood ka na may web. Pero dahil nga doon sa Agarims na dalawa yung... Pounce. Plus, ang layo pa ng range. Eh, talagang nasakit ulo mo. Hindi makabuelo yung Blacklist, no? Sila yung nauunahan dito ngayon ng bleed. Gusto nilang magtuloy yung gusto nilang mangyari na... Uy, tara, play around tayo ko. Kasi makunat siya. Pero laging namamatayan ng isa. Itong Blacklist, hindi natutuloy yung Blacklist. Gusto nilang mangyari. Ako. First Roshan collected by Bleed. Maganda to para sa advantage ng Bleed. Pero hindi pa naman natin masasabi na pang dire-diretso na to.
'di ba? Hindi pa naman ganoon ka-crucial yung first ages. Pang ano pa lang to, pang dagdag pa lang sa kanilang kalamangan. Yes. And Raven dito buna ata kanya yung BKB. Kuno nagkakamali. So siguro ito na yung timing nila, JD. Na. Dahil BKB na si Raven, pwede nila matake down to mid. Pwede mag-smoke. Pwede mag-smoke or pwede lang si Raven mag-show habang na sa likod yung apat hero ng Blacklist para makapatay. No? Kaso Aegis kasi for bleed. Pero yun nga, dahil sa, grabe na yung snowball na Slurk dito. Ito mahirap kasi for Blacklist ngayon. Hindi nila pwedeng labanan yung bleed, di ideal. Kasi medyo ulti dependent sila eh. Yun pa. Diba? Ulti dependent, Requiem, Orbital Growth, Mortimer Kisser. Samantalang sa bleed, rolling, hindi mo ganun katagal yon. Yung egg lang siguro yung pinakamatagal na spell. Oo, ng bleed at ng moment, no? Kaso, kita mo si Jackie. Nagmamatapang mga meron tropa. Meron siyang didi rito. So, sinispotted. Wala pa naman silang nahahanap sa ngayon. Walang malapit, kumbaga. Wala. So, for bleed, we'll just focus on the tower. Okay, kahit may living armor with the double damage of Jackie, talagang damage ang abutin ng tower mo dyan. Possible basag, di ba? Basag talaga to, JB. And siguro, pinaka the best way is, ayun nga, ginagawa ni Carl is potential na counter push na lang din. Okay. Pero, yun nga, natakot pa si Carl eh, kasi pwede siyang, pwede pa rin siyang mamatay. Totoo. As long na wala siyang BKB rito. Pero 45, na-use na naman ang bleed. Grabe yung game natin. Ang baba nung pagkikita nilang dalawa. Pero mostly, ano yung objectives na napapanood natin dito ngayon? Kung paano sila mag-mind games pa. Isipin mo nga, no? Yung Blacklist yung may pang push, pero hindi sila makapush. Totoo. No? Naiilang sila. Naiilang nga sila, pero ito na. Okay. Speaking. Naku, Carl, inabutan ng kamalasan at tabi ka naman na dito ngayon ng pounce. Pero four staff will save him once, but that double pounce will lock him down completely sabay rolling counter. Jackie free hitting dito ngayon kay Lishrak. Requiem nabigay pero Aegis naman na pop na finally for this Lark. Tiny on the other hand will be taken out right there by Carl. That's two gone sa side ng bleed. Slark makakapag pounce na nga patakas pero for Blacklist nakakuha sila ng dalawang kill. Possible tower push. Possible tower, pero yun lang yung hinihintay ng Blacklist kasi opening. Nakita naman natin gusto nilang patayin si Carl, which is kaya naman. Pero the sustain kasi, plus overgrowth, requiem ng SF dito, eh talagang kaya nilang buhayin yung Leshrac nila. Yes. Slark pa lang naman yung pinakamayaman dito sa ngayon. So, bakit tayo matatakot, di ba? Eh kung di naman Slark ang focus natin. So, Broodmother, magkaka-4 staff siya dito in a bit. Para nga naman sa survivability against this Lurk, no? Yes, against Lurk. Siyempre, kailangan mo ng force up dyan. Pero, yan. Ano magandang item ni Kuko? Siguro nag-ano lang din siya. Rate pack another sustain, di ba? Physical ano, no? Mm-hmm. Physical protection, pwede. Di ba? Or nag-crimson siya. Para din sa mga kampi niya. Para talagang unkillable na si Carl dito. Later, nakita mo, grabing kunat ni Carl. Hindi na siya ganun kadaling mapitas. Sim mo, ha? Ang tapang ni Carl para hindi mag-build ng BKB. Against dito sa line ng bleed, ha? Except ganun siya ka-confidence na hindi siya basa-basa mamamatay. Oo. Walay, meron kasi siyang Bloodstone din eh. Isa rin yan sa magandang bagay na nangyari para dito ngayon kay Carl. Pero for Jackie, after niyang mag-BKB, which is buo na, approaching siya sa kanyang Skadi na makakatulong against dun sa Bloodstone. Sa Bloodstone, mga healer. Sa heal ng Blacklist. Baga malilesen yung dito. Pero nahuli yung Slark. Okay, si Slark nabigyan. Pero kita mo naman, tumalon na 4 staff. Save mga kaibigan. Requiem, gumamit na nga. At etong fear, kumapit pa. But Jackie survived with the Shadow Dance. Egg will be dropped. Meron bang nakatoka dyan? Freezing Field nabigay na din. Pero yung itlog nabasag na finally. Dubo, umaawit lang. Pero patay pa din yan sa kamay ng Blacklist. That's gonna be Bosco taking Dubo. Padalawa-dalawa lang. Pero yung Blacklist, muntik na namamatay yung Slark na sobrang kasi manu. Oo. Wala, yung mga ganyang mistake sa bleed yan. Kasi kita naman nila yung ganun mga mistake, nagkukos ang game. Tsaka, ano na naman, nilaman na naman nila yung mga ulti. Kinain na naman nila. And then yung egg,
Ikaw ba mag-egg ka sa mga... Hindi ka mag-egg dun eh. Siyempre, SF, sa harap, BKB. No? Oh, BKB, sabay, sambal-sambali na ni SF yung itlog mo dyan eh. Pero si Snapper pa, di ba? Mm. So, mahirap para sa isang Phoenix egg para sumabog. Yo, na hindi nila masyadong ma-utilize. Pero for Bosco and Blacklist, nararamdaman na natin yung pressure na ina-apply ng kanilang lineup. Yan yung iniisip ko kanina kaya nag-blacklist ako. Kasi iniisip ko, yes, makapag-in-out. Which is ginagawa naman ng strike. Pero yun nga, yung sustain kasi ng blacklist dito, grabe nakita mo naman. Nakita natin guys, kahit kayo, na grabe ang kukunat. Oh. Kumbaga na, pero siguro yung Skadi nga, JB, sabi mo na siguro once na magbuhin, medyo mag-iba usapan. Plus, Shiba. Ni Phoenix dito, talagang dalawa. So, yung mga heal, sustain dito mamaya medyo mawala ng hindi man totally effectivity. Ano kumbaga hindi lang ganun ka ano, hindi lang ganun ka effective. Ngayon kasi sobrang gamit na gamit nila. 100% pa. 100% pa. Yung napapakinabangan mamaya ng Blacklist. Mamaya magiging ano na lang yung mga 40. 40. You know? 40 or 30%. Uy, teka. Grabe naman si player. Kamuntigan na siya doon, buting at naka-dagger out pa. Pero 27 minutes na po yung laban natin. 6 and 9, sobrang baba ng kill score natin dahil sobrang disiplinado ng dalawang C teams na ito. Diba? So mga tropa, share nyo na yung live stream dahil yes. Hindi pa naman gaano nagkakasalpukan hanggang, para maabutan pa. Guys, hanggang mamaya umaga pa tayo dito dahil after ng Southeast Asia, meron pa tayong Western Europe. Naku, maganda pero nga yun. Pero top lane natin, nahuli si Dubu. Kuya mo, Carl, di masagasaan dito ngayon. Netong si Cordan, mga tropa. Frostbite, mapapatagal lang dito ngayon si Carl. But with that cookie, aabutan ni Carl. Etong si Dubu, Jaboli Kidik, will take the kill. Walang driver license yan, no? Cordan? Meron. Ayaw bumangga eh. Ayaw bumangga ni Cordan, mga tropa. Pero Jackie, nirush na niya. Yung Skadi niya. Pero Masaros, medyo trikado rito ha. Dive out? Makakabutan ko ba ito? Teams? Ready for the cookie? Again, it'll connect. That's gonna be Phoenix dead. He's a gunner. Wala nang tutulong sa kanya dyan. And yun ngang bleed. Paisa-isa na lang. Medyo bumi-bleed. Dumudugo yung puso ng bleed dito. Kasi may mga early, lamang na lamang sila. Pero nga, dahil sa heroes ng Blacklist na sama-sama technique, nahirapan sila pumatay. Ang kunat pa nila, Shrek, kamo. Ang kunat kamo ng hero, lahat kamo ng ano rito. Yung support nga lang, hirap. Kahit yung support nga, ang kunat na eh. Ano ba yung mga core, diba? So, hindi nila mapakinabangan yung burst ni Tiny sa ngayon, diba? Kasi tumatagal yung heroes ng Blacklist. Tumatagal yung heroes eh. Kasi sabihin mong, siguro yung pinaka-awkward position na gagawin ng bleed eh, toss back. Yung kasi tama, yung toss back, kahit sabihin makahunat ka, pag na-toss back ka, iba yung pwede mangyari. Nako. Jackie, patungo pa rin doon sa kanya Skadi. Pangler on the other hand. May dagger naman na dito ngayon. Crystal Maiden for staff. For survivability, di ba? Pang reposition ng tropa. And yung Russian natin, second rush will be extend ng 1 minute to 30 seconds. Okay. So, both teams siguro dyan yung hinihintay nila. Dubo naman, try to the ward and put vision. Uy, pero pinatay nila yung pinagtitipian ni Lashrak, ha? Pwede sila lumaban dito. Kaso lang, pero wala silang vision ata dito sa may area, kaya ilang din silang pumalag. Ilang din. And may gem na rin pala si Coco rito. Oo, kaya maganda na yung magiging ano dito ng Blacklist mapa. Diba, may utilize nila yan to reward yung mga vision ng bleed para mas malesen yung kanilang map control. Skadi na ba si Jackie rito? I think Skadi na si Jackie kasi gusto niya lumaban eh. Pwede, oo. Kasi kung hindi, free yung bottom. Ah, alam ko na, ba't nandiyan siya? Yung rush kasi, wala silang timer. So, hindi nila pero ito ah. Ginagawa na nila dito ngayon sila, Shrek. Pero gaya nga nung sabi natin, napakakunat ng mukha, mga kaibigan, tinatatlo na. Pero finally, bumaba na sa kalahati, yun ngang buhay. And speaking of Aji, nakasulit na si Jackie. So, yun lang. Hindi pwedeng mangyari mga ganun solo ni Carl kasi slurk pa rin yan, makukuha ng stats and makakukuha siya ng maraming Aji sa'yo. So ayun, nakita mo 25, hindi naman pag siya aming 25 Aji, 25 mas ano yan, siguro 25 Aji siguro mga ano yan, 30 plus damage, no? Kakamot ka talaga. 25,
Kasi ang third skill ni Slurk, hindi ma-agin ang uwi. Bong stats mo eh. Bong stats. Oo. 25. Tapos yung 4 na permanent, mga tropa. Hindi talagang kakamot ka pagka nasampal ka dito nitong si Slurk. Cordano, on the other hand, inuumpisa na yung Roshan. Sila pa yung nakapag-Roshan. Kanina pa nag-aantay yung Blacklist sa Roshan. Sabay, dahil dun sa death. Wala si SF dito ah. Sa, wala. Parang, oops. Mortimer's Kisses, nag-freezing field lang dito ngayon itong si Dubu just to continue that damage. Pero Jackie, finurse na niya yung BKB niya. Gusto nga nilang kumuha dito ngayon ng Aegis. Egg forcefully popped. Pero AU will be falling. Kumbaga wala talaga plano yung Blacklist na ano. Pero ang ganda naman ng ginawa ng Bleed, binito lahat nila yung mga BKB, spell, para to be sure lang din na sila yung makakuha. Baka mamaya kasi mabusit makuha ng support, diba? So, yun yung gusto mangyari ng Bleed. Ayaw nilang mabosit yung Aegis nila rito. Yes. For SF naman, Jules, kukuha siya ng Butterfly. Pero sayang yun dito. Ha. Isipin mo, lamang, after nung lamang na lamang yung Blacklist, naging 1K gold lead, nakuha na sila ng Roshan after nung death ni Karl. So, sobrang laking impact nung isang death na yun. Sobrang crucial ng pagkapatay ni Karl doon. Dapat hindi maulit yung mga... Kaso, dadami siya si Bindan na eh. Yes. Sabi mo kahit, sige ingat na lang ako next ano, pero wala eh, sayang kasi diba, kayo yung naghihintay ng Aegis eh. Kayo naghihintay, kayo lamang, pero suddenly after nung isang mistake eh, nagbago lahat. Suddenly it's magic para sa Bleed mga kaibigan, diba? Sila na yung nasa taas muli dito ngayon sa ating game. Map control, sabihin na natin na nakakakuha sila kahit papano dun sa may triangle nila, pero... hindi pa yan enough para masabing completely turned around na yung laban natin. Meron lang silang slight advantage for now with the Aegis at Shard na nadampot. Kahit sabihin mo nga nakakambak konti, hindi sabihin, sila na yung totaling mananalo. Kumbaga, yung Blacklist, nakita naman natin capable ng hero nila pag sama-sama. So, yun pa yung hindi natin nakikita sa ngayon. Kahit sabihin mo may Aegis itong Bleed. Alright. Pero syempre, iba pa rin pag may Aegis talaga, di ba? Iba yung advantage. Oh, twice kayo pwedeng pumalag, eh, di ba? So for now, mag-uumpisa ng laban dito ngayon si Playhard na huli nila at napili nila dito ngayon si Boss Ku. Pero may post tayo mga kaibigan. Yes, pinost ni Dubu. Oh. Pero hindi nagtatype. Nako, si Kuku kumambot na sa ulo. Ang layo na kampi niya. Lahat nasa top lane. Si Trent. Isa lang ang pwedeng makahabol siguro dito, si SF. Yung mabilisan, ano? Pero tignan natin kung may maaabutan pa nga ba si Kuya. SF at mukhang wala na nga mga kaibigan na naluto na ng Sunray finally. Masaros on a killing spree. Ayo gustong habulin. Good cookie by Timbs to save his support. Pero Avalanche won't be connecting. No. Play hard with the toss. Rolling Thunder, ginamit na din. Overgrowth Boy is gone. Ang damay-damay pa nga nangyari dun. Oo. Oh. Knock you. Na ano, post-strat? Hindi naman. No? Bago ma-post na ano eh, nahuli na eh. Medyo... Nakatoss na eh. Diba? Siguro, hindi lang siguro expected ni Kuku na nasa medyo ka lamang. Kasi yung mga kampi niya, sa top lot eh. Oo. Diba? Ganda ng ward ng Bleed. Mm-mm. Kasi, nung nagkaroon sila ng information na nandun nga yung Blacklist, mostly, eh, ginuno nila yung closest hero sa kanila, which is si Kuku. Yes. Ang sad doon, namatay ka na, kasama mo pa yung gem na matay. Oo nga. Yun lang yung gem. Yung gem. Nakuha. Buti at nabanggit mo eh. May gem na nga eh. May gem na rin yung Bleed. Pero sayang kasi yung gem pang control ng vision. Totoo. Diba? Number one eh. Tapos, syempre kung may mga nag-invis man. Sakto dito, yung SF may silver edge. So, yes. kailangan talaga na lang yung gem. Yung binaliktad ng Blacklist, mukhang babalik ka rin ulit ng Bleed. Pero tignan natin kung kaya pang baliktarin ulit ng Blacklist yun. Maganda naman dito, bakit port naman yung laro natin? Hindi pa totally ataw. Uy, pero may nahuli ha. Missino ang gustong kuhain. Yun ang si Raven nakapag-pop ng kanyang Requiem. Pero kailangan nilang umiwas dahil dun sa egg na naibaba dito ngayon itong si Masaros. Pero Jackie man fighting these three. He does have the Aegis kaya naman palag-palag lang. Timbs gustong makil pero makakawala dahil sa four staff. Again, play hard with the toss. Carl lang napili mga kaibigan. Rolling Thunder popped off that Mortimer's Kisses. Wala masyadong matatamaan pero ito nga si Trent makukuha na ba? Nanlalambot. Very low. It's a kill for Cordan. Tumobol kill, triple kill pa ba? Boss Kunyo, nadali pa! Cordan with the triple, play hard with the Avalanche into the toss, Raven BKB getting to. Picked off.
mukhang tiyari dito ngayon si SF. Pero buyback doon sa kanyang 3 buyback at triple buyback from Blacklist. May makukuha ba sila out of that one? Mukhang wala pa sa ngayon. And Aegis still, ano pa, meron pa rin Aegis dito si Jackie. Ang tapang ni Jackie! Ang tapang niya. Kukuki? Kinukay pa pasok si boss ko? Pero buti na lang at walang panghuli sa ngayon yung bleed. Jackie, papasok. May nahuli. Pero meron ng pike and Jackie? Wala. Jackie so ballsy, ha? Jackie so ballsy in this game. Yun talaga yung maganda strike once na meron siyang Uggs. Plus, ang dami niyang item. Ini siya, kuha siya ng, ano, sabi mong attack siya ng hero mga 5 times, tapos counts out, di ba? Totoo. Uy, pero to, si Playhard. Grabe naman si KuyaNic, tamang hanap ng mabibiktima. Cordan with a roll up, gusto ngang manlaban mga kaibigan itong si Jackie. Free hit lang naman, AU ang next target. Pero okay, Aegis next naman, pero Aegis will be expired. Jackie will have to fall back, nabawasan ang tapang. Wala pa rin naman nakuhang tier 3, wala yung pa rin tower. Oo. So, pwede na siguro. Pero, ang maganda doon, na-force buyback na yung tatlong hero. Tatlong hero. Tatlong hero ng Blacklist dito. So, medyo behind na sila pagdating sa ganun. And yung mga BKB kasi lagi na po-force eh. Yes. Ni Norito ni Slark. So, yun mahirap para sa side ng Blacklist. Okay, okay. So, tignan natin yun nga Blacklist kung makakaboylo pa sila dito ngayon. The game's not yet over pero, till it's over. Yes, hindi pa tapos. Pero, isipin mo, no? Ang dahil sa death ni Carl, sobrang ang daming reason ng kaya sila nalugi. Oo, totoo naman. Number one, nakuha yung Aegis. Yep. Pangalawa, namatay si... Eh, hindi, sabagay, malayo na yun. Pangalawa, mystic. Pero dahil doon nakaboylo yung ano eh. Yun nga lang. Dahil nakaboylo doon kasi, yung bleed eh. Kung tutusin kanina, sila niyong sumasakop ng map ng bleed eh, di ba? Parang nagkaroon ng ano, ng tapang, yung bleed after na lang makuha si Carl. Ay, killable na. Killable. Di ba? So, for bleed, good realization, good read sa mga nangyayari kanina. That is why they've come back from a huge deficit. They now have this 10k gold lead. Sa ngayon, 38 minutes in. Yung kaninang 6-11 naging 14-11 na boss. Third rush siguro ang pinakita. Grabe naman sa player, da. Inumaha, support tumampas, inaampas yung ano niya rito, three grab. Living up to his name. Playhard. Playhard, oh, work hard eh. Playhard lang. Sabi dito ni Playhard, mga kaibigan. Okay. So, Jackie, nakatoka sa pagpupush. Pero, Agsi, ano ha? Naka-agsi. Naka-agsi lang siya rito. Meron siyang 9 DC. Maganda yan. Maganda yan. Agad diba? Sa mga melee heroes. Diba? Para hindi siya matira dito. And knowing yung lineup dito ng bleed, yung dalawa nilang high damage output, melee na physical. So, sulit nga dito yung nihilism dito netong si Leshrac. Paano nga ba sasagutin yan ng bleed? That's the question. Dubu, pwede ka mawala. Mawala ito. Mga 3 hits. Ay, re-review pa. 1 hit. Ay, hindi. Akala ko mawawan hit ng Requiem. Eh. Pero Raven, 4 stop out. Just to be safe. Good kill. 40 seconds mawala yung CM for the side of bleed. Pero, wala eh. Kampante pa yung bleed sa ngayon. Kasi mataas yung damage output. Kaya naman nila ditong mag-steady. Basta sama-sama sila sa isang area. And, yung... Spell Prism, kay Slark nila pinahandle. So, para at least yung mga skill, pati item, mabilis mag-cooldown para kay isang Slark. Yeah. Card dito na yung maging item niya, after ng Agus niya, hindi ba siya magda-dagger? Kasi most of, ano, di ba, dagger? Para mobility, no? Ng isang mobility rin. Pero ang maging item niya, nakita ko Hex, which is good din. Siyempre, pwede kayo maka-burst, lalo yung Pango, pwede lang ma-burst later on ha. Wala naman pantakas yung Pango dun eh. Phoenix, going for Aeon Disc. Maganda naman to para time and time again, pwede siya makapag-egg, diba? Pero kahit to. Sabihin natin mag-go so, shot. The 4 months, so, para sa side, uy, player, dumabas. Napagamit ng nihilism dito ngayon itong si Carl. Pero alam na yun ang bleed. Meron na silang information. Nandun lang naman sila sa may high ground pero they're not sure kung nasaan yung the rest ng Blacklist. Pero siguro dahil sa pwesto ni Carl, nagkaroon ng ideya yung bleed eh, no? Pagka nihilism kasi ni Carl, andun lang siya sa may mid. Tinatapangan niya pa din eh, no?
automatic yun, hindi ka talaga basta-basta mag-go. Pero ito ha. Ayun. Alam mo, wala silang info. Wala silang ward or vision dun sa area ng kanilang jungle. That is why ni-utilize to or minamaximize to ng Blacklist. Pero yung top lane nila, nakikita na ni Jackie na kinukuha yung outpost. So, ano pang gagawin natin? Siyempre, push na natin yung top. Oo. Kailangan na mag-TP ng Blacklist dito para i-depends ang kanilang top finally, lane. A tier 3 tower push. Nakubo! Nakubo! Finally, nabasag na. Akala ko makakawala pa nga. Dalawa na kasi yung, ano, yung kariton ng bleed dun sa taas eh. So, mababasag at mababasag na nga yun. Third draw siya natin, mag-up na JB. So, no, possible na may Ags or Repressure Shard yung ating third draw shard. Another sword para sa Blacklist. Mm-hmm. Kailangan nila may mahuli, pero Tiny, sakto-sakto na may pag-clear niya ng wave. Uy. Nakasod sila dito ngayon, Boss Jules. Sino bang una makikita? Maganda pag si Jackie. Maganda pag si Jackie yung natagpuan dito ngayon. Hex na ata si Carl eh. Kaya tinatapangan nila, no? Pwede kasi pang-surpresa. Pwede kasi talaga makapatay ng isang mabilis itong Blacklist. Oo. Naku po. Abyssal for Pangolier. This is gonna be a good one. Pero for Bleed? Nakita nila dito ngayon itong si Carl. Pero good hex right there. Toss in, mga kaibigan. Naluluto na nga dito sa Sunray. And that's gonna be Carl. Gone! Wala nang naiambag pa dun sa may laban. And ito ngang si Bosco. Nadali pa, mga kaibigan. Make it 3. Nawala si Carl. Naglaho. Ang daming item. Hindi, dahil doon sa Nullifier, hindi gumagana yung Bloodstone niya, yung lifesteal eh. Yung Nihilism din. Hindi rin gumagana. Hindi gumagana. Dahil sa Nullifier ni Jackie. Oh my God, this is something problematic or worrisome para sa side ng Blacklist kasi walang buyback si Bosco, walang buyback si Trent. Eh, sila yung mga nag-buyback kanina eh. Oo. And syempre, the Trojan Kill of Bros to us by Vortex. For your next PC upgrade, go Vortex. Yo. And sa mga gusto mag-upgrade ng PC guys, PM lang kayo sa Vortex Facebook page. Yo. Sana easy, all easy. May pang-upgrade. Oh, easy. Pero yung Bleed, Matic upgrade. Meron na silang nadampot doon sa may Roshan. Yung Bleed kanina, medyo nagamot yung madugong nangyayari. Uy. Na-remedyohan. And itong si Teams mayayari, dinugo. Si Teams, and that's Jackie taking Ese, pero that siyang Arcane Blink dito, pwede niya ma... Kasi meron kasing Aegis eh. Hindi, kasi saka kukunat, ang hirap para sa isang ESIP. Yan ang problema sa ESIP, madali siyang ikite, pero sayang. And mukhang game number one, mukhang makukuha na ng ating Bleed. Pamega creeps na, wala si Snapfire. Kita mo, grabe yung ginaud nila dito. Sinubukan nilang bumawi and natupad, Boss Jules. Yes. Diba? And wala magawa talaga si Brute Father dito kasi yung item niya hindi naman pang ano eh. Pero yun na. Okay na, Boss Jules. Uumpisa na naman dito ngayon ng Bleed. Yung laban BKB nagamit na. Pero that is going to be SF's positioning compromised. Together with Trent, they are dead. Double kill for Jackie and Gigi. Already called. Dito sa ating game, Boss Jules, ang trend. Puro 2-0. Yun nga eh, kanina 2-0 yung execution, 2-0 yung Geekslate. 2-0 yung Geekslate, tapos ito naman, Bleed. Siguro, hindi ko masisi na yung Blacklist, siguro hindi pa nila nakuha yung composure nila. Pero nakuha naman nila kanina, nakita naman natin, diba? Sama-sama, hindi nila kaya patayin na yung ESF, diba? Nakatayo lang. Yung Leshrac, lalo kanina, diba, JB, kaso, nung nag-isa na, medyo doon na nagbago ang ihip ng hangin. Pero, dahil lang doon sa isang death sa top lane, nag-iba lahat. Nag-iba nga ang lahat. Pero ano kaya masasabi ng ano natin dito, ng host, doon sa ating game? Galing ah. Nag-sign language. Nag-love you na lang. Wala nang nasabi. Pero first game winner nga natin is Bleed. Pero what happened? Kasi mid game natin, nakita ko namamayagpag ng husto yung Blacklist. San tayo nabitin dun? Anong banda? San sila nagkamali? Dun, sa second rush. Sa second rush, no? Yes. Yung hinintay na yung second rush, napita si Carl. Yes. Hindi na natin
mahirap kasi sabihin na isa rin, siguro kung may buyback si Carl, pwede niya gawin yun. Pero dahil nga wala siyang buyback, eh, nag-complement yung pagkapatay niya doon sa bleed. Then, doon na nagtuloy-tuloy. Nawala yung network lead nila, nawala yung hawak nila sa map. Anong nangyari? Yung bleed na ulit yung humahawak ng mapa. Tumagal kasi yung timing ng blacklist dahil sa pagkamatay ni Carl. Oo, dahil yun. Hindi sila masyado nakabayo. Plus, pangalawang mistake, napitas si Kuku, napitas din yung trade. Yung may pause doon. Yun yung isa sa, ano doon, yun yung masasabi natin na good thing na nangyari for Blacklist na nakuha nga nila yung dalawang core heroes sa side ng Blacklist rather. Bleed pala, sorry. Yeah. Sa side naman ng Bleed, sino yung nakita niyo pinaka nag-step up? That's why nagkaroon tayo ng comeback. Comeback Israel. Ako si Tiny. Si Tiny nakita kong grabe yung maganda yung ano grabe dito. Mga grabe si KuyaNic, no? Grabe si KuyaNic yung mga abatos ni KuyaNic yung mga mid game, pati yung late game talagang on point. So, syempre compliment din dun sa buong Bleed lalo na yung si Jackie na ang daming item na decision making sa item nullifier na nawala na si Bleed. Ang kulit kasi para saan ang kulit ni Garth? Ayun yung mag BKB. Ayun yung mag BKB. So, yung lahat ng item niya yung Uggs na wala ng silbi. Ang ginamit, nullifier lang. Isang item lang, lahat ng item niya naging walang kwenta dahil nga wala siyang BKB. Nabuli siya nung huli na. Wala na, tapatalo na sila nun. Totoo. How about the Brood Mother? Nangyari ba yung instant lane na stable para sa kanya? At the very beginning, okay. Hindi lang talaga nila na stabilize or sabihin natin hindi nila nasulit till the end of the game. Diba? Hindi na nasulit yung item ni Kuku kasi yung item build ni Kuku pang sama-sama technique. Oo, yung Greaves, di ba? Four stop. Once na yung opening kasi bumunang ganun, alam mo nang pag tumagal, wala nang kwenta yun. Nabaliktad nila yung sitwasyon nung nag-group up na sila. Pero pansin mo nung nag-disperse sila, hindi na nga naging ganun ka-epektibo yung blacklist. After nung pag-disperse nila, bigla nawala or nag-fall off yung kanilang advantage dun sa game. And tignan natin, ha? JB and Jules, kung ano ba yung magiging adjustment ng blacklist going into the game number 2. But take note, guys, best of 3 po ang ating laban. Nakaisa pa lang naman yung Bleed. So, malay naman natin makapag-prepare pa yung blacklist to force a game number 3. First game 3 para dito sa Southeast Asia natin. Sana para mas mahaba-haba pa yung mapanood nating dotahan dito sa Southeast Asia. Pero kung hindi naman, nabanggit nga nila kanina, meron pa tayong Western Europe na abangan. We'll be taking a short break. Please do like and share na yung ating live stream and malalaman na natin kung last game na nga ba ito. Or last 2 games pa. See you guys again later. Bye for now. Here focus technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there.